Sabi kabila rin ang sunog nitong pagsalubog sa bagong taon sa Commonwealth Quezon City, sky lanterns ang iniinalang sa rin na sunog na tumupok sa 15 bahay. Kaya ang Bureau of Fire Protection irerekomenda ang pagbabawal o di kaya pag-regulate sa mga sky lantern. Darito ang report. Nagbagong taon na walang tirahan ang 30 pamilya sa Pag-ibig Street sa Commonwealth Quezon City nang masunog ang di bababa sa 15 bahay kaninang madaling araw. Ang tinitinang dahilan ng sunog, sky lanterns daw na pinalipad sa pagsalubong sa bagong taon. Yung last na lantern na lumabas, mababa siya tapos pagyawang-gayawa. Sunog na ito ay mabilis kumalat sa mga kalapit na mga bahay. Gawa itong lugar na ito ay gawa sa light materials. Alas 2 ng umaga nang tuluyang maapulang apoy. Sa evacuation center tumuloy ang mga nasunugan. Pero ang ilan sa kanila gusto na raw bumalik sa kanilang mga tirahan. Dati nang nagbabala ang Bureau of Fire Protection laban sa pagsisindi ng mga sky lantern sa mga masasikip na lugar. Pero dahil marami ang tila di sumusunod, may mungkahi ang BFP. It should be recommended by our national headquarters to the government agencies concerned kung paano natin, kung hindi man maiban, paano mag-regulate yung paggamit. Kasi wala naman sa amin yung capability para mag-ban. Mga paputok naman sa katabing bahay ang iniimbestigahang sanhi ng sunog sa isang bahagi ng Amado B. Hernandez Elementary School sa Tondo, Maynila. Mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng mga natupok, kabilang ang mga libro at kagamitan. Possible kasi, ang dami pong mga firecrackers sa paligid ng eskwelahan. Magkikita nyo naman po yung mga firecrackers na nagkalat sa paligid. Nalulungkot ako dahil lahat ng anak ko dito nagtapos. At saka, alam mo ang nasunog property yan eh. May bagong delivered yan na computer. Nasunog yon. Mga resibo, mga susi ng teachers, nandyan lahat. Kaya siyempre, malaking panghihinayang namin. Sa Tondo pa rin, nasunog dahil din umano sa mga paputok ang ilang bahay sa Gabriela Street. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-apula ng apoy, lalo na nang maubusan ng tubig ang mga fire truck. Isang 40 taong gulang na babayang nasawi sa sunog. Sa kabila ng kampanya para iwas sunog, 12 sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa buong Metro Manila mula kahapon hanggang ngayong araw. Gayunman, mas mababa raw ito kumpara sa 21 insidenteng naiulat noong pagsalubong sa taong 2012. Para sa Saksi, Ana Marie Balane, Puduranan, nag-uulat.